皆さんこんにちは、キブルジュニアです。ngayon皆さんいととろ i-share ko sa inyo kung magbibigay ako ng tips kung paano po mas madali nating i-memorize yung mga Japanese words, kasi sa buong mundo ang Japanese po yung Japanese language po yung pinakamahirap na language sa buong mundo, pati ng mga Hapon nahihirapan sa lingwahe nila. Kaya magbibigay ako ng mga tips kung paano mas madaling ma-memorize yung Japanese vocabulary. Una, minasang, yung una pinaka number one tips na ibibigay ko sa inyo, isishare ko sa inyo ay yung time management. Kailangan po maglaan tayo ng oras para sa pag-aaral ng Nihongo. Kagaya ko, ako, pagkagising sa umaga, nagbabasa ako ng mga 10 Japanese vocabulary pagkagising ko sa umaga. Binipilit ko ma-memorize yan araw-araw, 10 Japanese vocabulary. Tapos bago matulog, nagbabasa ako ng libro para mag-sink in sa utak ko yung mga Japanese words. Pangalawa, ito yung pinakamabisang paraan para mas ma-memorize natin yung lingwahe ng Hapon. Ang love the language, o mahalin mo yung lingwahe. Kahit gaano mo pa gustong-gustong matuto sa Japanese words o sa lingwahe ng mga Hapon, kung hindi mo minahal yung lingwahe na yun, hindi papasok yun sa utak mo. Kaya ako, ngayon, itong Japanese words o Japanese language, mas minahal ko pa to kaysa sa asawa ko. Kaya nga minsan, yung asawa ko nagsisilos dahil dito sa pag-aaral ko ng Nihongo. Pangatlong tips, using techniques. Ako, meron po ako mga techniques para po mas madali kong ma-memorize yung mga Japanese vocabulary. Una, nanonood po ako ng mga Japanese movies sa YouTube, sa TV. Ang pinapanood ko po yung mga Japanese movie para mas mag-sink in sa utak ko yung mga Japanese words. Pangalawa, using flashcards. Sana ba yung flashcards ko? Kung makikita mo yung flashcards, ito. Flashcards. Kasi kahit nasa trabahoan ako, mas madali ko po siyang mababasa-basahin ko lang. Ito, na nakasulat dito, ano to, mga Japanese words. Tapos dito sa likod niya, yung kanji. Mas madali ko po siyang, kahit 5 lang araw-araw na ma-memorize ko dito, at least may na-memorize akong araw-araw. Kaya inayayahan ko kayo na gumawa po ng flashcards, kasi mas mabisa po ito na paraan para papasok sa utak mo yung Nihongo. Pangatlo, listening Japanese song. Kung mahilig ka sa YouTube, dapat mag-play ka ng mga Japanese songs. Kasi nga, mas nakakatulong yun para po mas madaling, mas marami kang kutuba na language, mga Japanese vocabulary na maririnig. Kahit hindi mo alam, at least naririnig mo siya araw-araw, magsisink in yun sa utak mo. Pang-apat, making diary. Ako po, simula nung nag-aral ako ng Nihongo, gumagawa po ako ng diary. Nakasulat po yan sa Nihongo. Nung unang araw ng paggawa ko dito, ito po, wala pa akong maisulat. Sinusulat ko dito yung mga ginagawa ko araw-araw dito. Tapos yung Japanese words na 10 na na-memorize ko. Yan. Mabisa po ito na paraan para po papasok sa utak mo yung Nihongo. Pang-5, talking with. Kung mayroon kang mga kaibigan Hapon, mas maganda kung kausapin mo siya. Kagaya ko, nandito kami ngayon. Kinakausap ko araw-araw yung mga kaibigan ko, mga Hapon. Mas mabisa kasing paraan yun para masanay yung bibig mo, yung pandinig mo, masanay sa, kumbaga, conversation nyo araw-araw, masasanay at masasanay yung dila mo. At hindi magtatagal, matuto ka ng Nihongo. Pang-6, kung hindi talaga papasok sa'yo yung Japanese vocabulary, kasi nga mas mahirap,
kahit pangalan nga ng mga kasama kong hapon, nahihirapan akong i-memorize. Kaya ang ginawa ko, pag nahihirapan ako sa isang Japanese vocabulary, ang ginawa ko, binabasa ko siya 100 times. Oo, paulit-ulit, 100 times ko siyang binabasa, 100, pabalik-balik, hanggang sa papasok sa utak ko. So yun, minsan, sana itong tips kong ito nakatulong sa inyo kasi na mahirap po mag-aral ng Nihongo, lalo na po kung kasi nga kahit mga hapon nga sabi ko sa inyo, kahit mga hapon nahihirapan sa lingwahe nila. Kaya sana makatulong itong mga tips ko at sana patuloy niyong subaybayan itong channel ko. Kasi nga araw-araw mag-upload ako ng 10 Japanese vocabulary. Araw-araw yan, araw-araw, para yung na-memorize ko, yun yung i-upload ko, para pag natutulog ako, yun yung ipi-play ko yung mga na-upload ko ng mga video. Kasi nga nakakatulong siya para ma-enhance yung utak natin, para po matutunan yung mga magsisink in yung mga Japanese words sa utak natin. Kaya minasang, tatapusin ko muna itong video to, at inanyayahan ko kita, kung nagustuhan mo itong video ko, paki-like o paki-subscribe po ng channel. Ja, mata. Hasta.